Hey guys, good morning sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So guys, thank you so much. Gusto ko ulit magpasalamat sa inyo. Sa inyo walang samang pagsuporta sa 11-9 Workshop. Maraming salamat sa mga nagla-like, nag-share, nagko-comment, at sa mga nagsusubscribe. At kung di pa i-subscriber din sa 11-9 Workshop, guys, subscribe naman kayo. And also, please like my Facebook page. Ayan, nasa baba, nasa description, yung link ng aking Facebook page. Okay? So, for today, guys, mag-review tayo ng, it's not a tool per se, pero I believe na isa ito sa pinaka-importanting gamit, hindi lang sa workshop, kundi sa iyong bahay, no guys? So yeah, if you're working, if you're like me, na nandito ka sa isang small workshop, at nandito ka sa isang residential no, na bahay, kundi yung tatanong guys, itong workshop ko ay nasa third floor ng aking bahay, no? And yung bahay namin guys is a townhouse. And so, isa sa mga challenge sa isang small workshop na ganito ay ang dust collection, no guys? So, matagal ko na pinoproblema yung dust collection sa bahay, dito sa workshop, no guys? So, syempre, nangangarap din ako na magkaroon ng malaking mga dust collector, no? Yung mga talagang ano, talagang mga 1 or 2 horsepower dust collector, tapos may mga ducting-ducting ng mga tubo-tubo sa shop, tapos bawat mga tools may dust collector. That would be awesome, guys. Pero, that is pretty expensive. Mahal yun. And matrabaho na mag-install ng mga ducting, no, guys? Dito, matrabaho talaga. Lalagyan mo ng tubo-tubo rito, tapos kada ano, palit ka, tapos kada ano, switch ka, ng ganun. Parang medyo hassle din, no, guys? Now, natutunan ko naman ako kay John Heist, isa sa mga favorite ko na YouTuber sa ibang bansa, na kung wala ka central na dust collection, then you can invest sa mga maliliit na vacuum cleaners or shop vacs, no? So yun ang ano natin, yun ang way natin dito. Yung tables ko, merong siyang vacuum cleaner na sarili niya, solo niya yan, yun din sa router table, at ganoon din sa aking miter. So no guys, so kailangan din natin na magkaroon ng isang floor type na vacuum cleaner na siyang all around dito sa shop, no guys? Okay, so yun nga. So kailangan mo talaga ng floor type na vacuum cleaner na ginagamit mo sa pagwalis-walis, no? Pag-vacuum ng mga dumi-dumi dito sa shop, mga sawdust, ganyan. At yung pwede rin gamitin sa ibang mga tools like sanders, no? Yung stationary tools, yung aking built-in sander na ganyan, no? Sige na kayo guys. Pagod ako, bumaba kasi ako. May nag-doorbell kasi, okay? So, hingala ko na konti. Ayan. Okay, so dyan papasok yung ating bagong friends, guys, no? So, ayan, meron tayong bago kasangga. Kung makikita nyo naman, suot ko na yung kanilang uniform o yung kanilang t-shirt, no? At cap. At yan ay ang 2B Tools, no? 2B Tools, yes. So, yeah, I think bagong brand lang to, no? So, I think they're just existing for a few years nang bagong silang brand, pero yeah, I've seen their products and I think na kung ano, isa sila sa magiging top na low-cost brands. Yes, and I say low-cost kasi ang kanilang mga tools ay unbelievably low price. No? So yeah, mura yung mga tools nila guys. Affordable, very very affordable. But at the same time, no, nag-check na ako ng mga tools nila. I think yung kanilang mga tools naman ay mga dekalidad naman, no guys. So yeah. So ngayon, pakita ko sa inyo, mag-review tayo ng isa nilang tool. At yan ang kanilang vacuum cleaner. This one. This is the 2B VCWD18 18 liter wet and dry vacuum cleaner, no guys. So yeah, medyo malaking vacuum cleaner to. And ang plano ko dito ay ito ang gawin ko na bago kong floor type na vacuum cleaner, no? So, ito yung magiging all-around vacuum cleaner sa shop. Meron akong isang vacuum cleaner dati, mas maliit dito, orange brand, no? So, kung alam niyo na yung orange brand. Maliit nga yun. And ang ginawa ko dun, guys, since nasira na yung aking DIY dust collector doon sa aking miter saw, nasira na yung blower, ang ginawa ko is yun na lang yung ginamit ko doon sa aking miter saw. Ito na yung ating gagamitin dito sa dito sa workshop ng all-around vacuum cleaner, no guys. So this is the 2B18 na yun na 18 liter vacuum cleaner. It's natin yung mga specs. So it's 220 to 220 volts, 60 hertz of course, at siya ay 1200 watts, no guys. So malakas to, mas malakas siya
And it's wet and dry. So pwede mo siyang gamitin sa tubig, no, sa basa na tapon, or pwede rin sa mga dry na ano, na dumi, no, guys. So yeah, meron siyang airflow na 1.65 cubic meters, no. Vacuum pressure niya is 17 plus minus 1.5 kPa's, no. Ang kanyang noise ay 80 decibels, so medyo malakas siya ng konti. Tank capacity niya 18 liters nga, at ang kanyang cord ay 2.3 meters and weight niya ay 6.1 kilos, no, guys. So yeah, very interesting machine, malaki na vacuum cleaner. So tara, unboxing natin, unbox natin to, guys. Let's go. Okay, guys, so unbox natin to, the 2B 18 liter vacuum cleaner model VCWD18, no, guys. So pero masyado tong malaki, so I think ibaba ko lang muna yung box and then nakit ko na lang yung mga laman niya dito sa ating table. Sandali lang. Okay. So, yeah. So, first kang laman, of course, yung kanyang manual. Ito, instruction manual, like this one. So, again, yeah, very decent naman yung kanyang manual. Okay, that's good. So, next, yung kanyang unit itself. Ay, yung ano muna. Ito yung kanyang host, guys. So this is the vacuum hose niya, ayan. Okay, set natin dito. Lagi na. Lagi yung camera sa atin, ano, para makita. Ayan, yung hose. And then, ito yung kanyang, ano, ito yung kanyang broom, no? Ayan, yung broom head niya. At yung kanyang mga extension na tubes for the, ayun. So, ayan, yung mga tubes niyang kasama. And then, yung vacuum itself. Pakita ko sa inyo, guys. You know. So, yeah. So, it's actually stainless steel na vacuum cleaner. So, tanggalin natin to. Ayan. So, ayan. So, yeah. Very shiny. Okay, so very nice. So tingnan niyo yung full view. Ayan, so 2B tools. Okay, so buksan natin, baka meron sa loob na laman pa. So yeah, let's open this up. Oh, okay. So laman niya yung kanyang filter, ito. Ayan. Tapos, sa loob din meron na, ha? Ito yung kanyang wheels, yan, magulong niya. At ito yung kanyang brush for sa mga nooks and crannies, no? Yung kung gusto mag-brush ng ano, mga singit-singit, no, guys? So, yun. So, balik natin yung kanyang filter. Lagyan mo lang dito. At meron din siyang, bukod dyan sa filter na yan, meron din siyang HEDP na filter din dito, ayan, no? Sa mismong machine. So, lagay lang natin to. And then, lock it again. Okay. Kabila din. Okay. So, ngayon, testingin natin kung gumagana. So, kunin natin yung plug niya. Kaming cutter natin. Okay. So, i-plug natin, guys. Let's see kung gagana siya. Yeah. Yeah. Lakas. So malakas siya, guys. Malakas yung kanyang vacuum, no? So that's good. That's good. So okay. So, wala siyang blower function. So, akala ko ito blower niya, yung pala ano lang to. I think lalagyan lang to ng kanyang ano. Walang laman eh. Natin. Okay, so yeah. So, ayun. So, tara, ikabit ko yung wheels tapos gamitin natin dito sa shop as a dust collector, no? So, guys, yeah, kung makikita nyo, this is very normal sa akin shop, no, guys? So,
nagkalat ng mga sodas at kung ano-ano dito sa, usually sa ilalim ng aking workbench, talagang tantan yan. Kasi pag nag-router ako, na ano, hinaya ko lang silang kumalat ng ganyan, no guys. So, gagawin natin, tatryin natin yung kanyang pangwalis ito, yung kanyang sweep na attachment, no, dry sweep attachment. Pwede mo siyang palitan ng ano dito, pwede mo siyang lagyan ng parang ano niya, para pwede sa wet, no. Pero ngayon, since tuyo naman to, gamitin na natin yung kanyang brush mode, ayan, dry mode. So, yeah, try natin na kunin lahat ito. So, let's turn it on. Okay, as you can see, nasusweep niya yung mga sodas. Pero syempre, hindi naman kasya dito yung malalaking, ano, malalaking natin mga particles dito. So, ang gagawin natin, ang ginagawa ko sa ganyan, guys, sinatagal ko yung kanyang broom. Ayan. So, clear lang natin. Tapos, I'm just using this one para higupin yung kanyang mga medyo malalaking particles. So, pero ito mga ganito, kailangan pulutin mo to kasi magbabara to sa hose, no? So, pag medyo malaki ng konti, pulutin mo na lang, no, guys? At dyan, makakatulong yung mga ganito. Kung medyo katulad ko kayo, medyo masakit na yung likod ko. Eto. So, bumili ako ito sa Mr. DIY. 100 pesos lang, guys. So, pampulot lang ng mga, ano, ng mga, ayan, mga items na hindi mo na, ano yun, hindi mo na makuha kasi hindi ka na makayuko. So, yan ang gamitin mo. So, ayan, tanggalin natin yung kanyang broom at gamitin natin yung kanyang nozzle. Ayan, then you can just use also this one panglinis ng mga singit-singit, no guys. For example, yun doon sa may singit doon, no, ayan, no, yung hindi yan maabot ng broom. So ayun, so ito, may mga sumingit na malalaki. So yeah, tanggalin nyo lang yan, lagay nyo lang sa basura. And then, pwede nyo siyang tapusin using your broom para... mawala yung mga natitirang dust, no? Yun! Okay guys, dito naman, sa halimbawa, sa mga nooks and crannies, no, sa mga cabinets, sa mga tools, ganyan yan, yan tatad na soda sa ilalim na workbench ko, you can use this one, tanggalin nyo lang yung mahabang attachment niya, and then... Ayun, so very easy, no, to clean your ano, yung mga soda sa yung workbench or any kind of surfaces with this material or with this tool. Ayun. Okay guys, so meron din siyang brush attachment like this one, and that is actually ginagamit to sa pang-ano, yung mga keyboard ganyan panglinis, no guys. Pero you can also use this to clean your tools, no guys. Halimbawa ito yung grinder natin na sobrang dami na ng ano ng mga dust, no. So you can clean it up. Ayan. So you can also clean your tools using this vacuum cleaner.
sa pag guys, pwede mo siyang i-attach ito, tanggalin mo lang yung brush and then pwede mo siyang i-attach yung mga tools directly as a dust collector, no? Pag sinaksak mo siya diyan, direkta niya makukuha, masasak yung dust mula sa yung tool. This would be very good sa mga sanders, yan, tulad niya, planers. Planer kasi mabilis magbara pag ganito kasi malalaki yung shavings ng planer. Pero sa mga sanders, okay na okay ito guys. Nga lang, minsan hindi siya fit dito, no guys. Madali naman solusyonan yon. Yung ano na yan, kuha ka lang ng, ano, ng PVC pipe, no? Tapos heat gun. Pwede mong palakihan o paliitan yung PVC pipe using a heat gun para magkasya siya as a adapter, no guys. So, ayun. Alright guys, so check natin kung puno na, no? Kasi actually, ginamit ko ito ng ilang araw. Siguro mga 2 days ko nang ginagamit dito sa shop. So, I think napuno na siya. Or maybe not. Tingnan natin. So, yeah. Oh, malinis pa rin yung kanyang HEPA filter, no, guys? So, this is replaceable. And this is also washable, guys, no? Pwede mo hugasan to. Pwede mo siyang hugasan. Or you can use a blower para ano yun siya, para linisin siya, no, guys? Yung kanyang HEPA filter na to. Tapos, meron din siyang isa pang filter dito. Ayan, ayan. Marumi na, oh. So yeah, medyo marumi na yung loob, pero sa labas, yung ito, clean pa rin, no? Malinis. And, ayun. So, konti pa lang yung laman niya, halos wala pang kalaha, wala pang 1/4, wala pa 1/8. So, kasi malaki yung capacity niya, guys. So yeah, that is really good. So, ibalik lang natin siya. Ayan. So, slack lang natin. Okay, so yeah, tapos pwede na natin ibalik yung kanyang attachment na to. So we'll just dugtong mo lang siya. And then, you can just hang it here. Oops, nalaglag yung maliit. So that's simple lang naman, ayan, ganyan lang. And then now you can just hide your vacuum cleaner sa gilid. Ganyan, para hindi na makaistorbo, no? And it's complete na, nandiyan na lahat. So, yun. Okay guys, so final thoughts ko lang dito sa ating 2B na vacuum cleaner, 18 liter vacuum cleaner. So yeah, I like it. It's excellent, no guys. So ang ganda ng performance niya, ang lakas niyang mag-vacuum, no. So baliwala lang kanya mga sodas dito sa shop. So yeah, it's really nice. At malaki yung kanyang capacity, no guys. Nakita niya naman kanina, sabi ko kasi ilang araw ko na siyang ginagamit ever since pagdating niya, ang dumi-dumi na nga niya. So, ginagamit ko na siya pero hindi niya pa halos na wala pa sa kalahati, no guys, yung kanyang na ano. So, malaki capacity niya. It's perfect yung size niya, I think, for a small workshop like ours, no. Meron mas malaki dito, guys. Meron 2B na 30 liters at meron din mas maliit 10 liters. Pero for a small workshop, I think this is the perfect size talaga. And yeah, yun ang kanyang ano, advantage niya. Tapos hindi siya ganun kaingay, no? Sabi sa ano, I think 60 or 80 decibels daw. Pero okay naman sa tolerable naman yung noise niya. It's not, hindi naman siya sobrang ingay. So I think it would be a perfect na dust collector. And I like din yung switch niya, guys, nasa taas. Napakadaling yung switch. Pwede mong tap-tapigin lang ang kamay. Ganun lang. O, minsan gagawin ko, minsan pag tiyatama daw, gagawin ko pa ako. Diyan, para yung switch. So, ano lang. Ayun, putting pressure lang, guys. Pwede mo ano siya, andan na siya. Kasi yung isa kong vacuum cleaner, yung pinagpalitan ko nito, mahirap i-switch, matigas yung kanyang switch. So, kailangan talaga ng, ano, ng mataas na, talagang pwersahin mo para mag-switch siya. Pero ito, parang hair trigger siya. That's good. Pero siya carrying a handle, pwede mong dalhin. It's not that heavy. Despite na malaki siya, hindi siya ganun kabigat. So, it's very easy to move. Tapos, pwede mo ilagay dito lahat yung accessories niya, no, guys? That's really nice, no? Siguro, ang ano lang, ang nakita ko na medyo hindi ko ganun gusto, no, is yung kanyang cord. Medyo maikli. So, 2.3 meters daw. Pero, yan, naiklihan ako. Kasi, gusto ko kasi yung bakit ko naka-plug lang sa isang plug. Tapos, pa ikot-ikot na ako sa, ano. Medyo, naiklihan ako sa kanya. Pero, pwede ka naman mag-extension. Tsaka, marami naman ako plug dito sa, ano, sa shop. So, lipat-lipat ko lang yung plug. That's okay. Okay na yun. Yeah, medyo sacrifice ng konti. Pero, okay na rin. Yun lang naman. Yun lang. Yun lang ang nakita ko na flaw sa kanya. I think it's,
it's not perfect, pero malapit na doon, no? So, yeah, wala rin pala siyang blower function, which is okay lang, guys. So, hindi ko naman kailangan ng blower for a vacuum cleaner. Pero kung naghanap kayo ng vacuum na 2-in-1, blower and vacuum, baka hindi ito yung, ano nyo, baka hindi ito yung trip nyo, guys. Pero still, kung hanap nyo is vacuum lang, na pang vacuum lang sa shop or sa bahay, guys, then this is a pretty good choice na. I think it's an excellent choice, no, guys? So, yeah. Like any other 2B na tools, it's also covered with a warranty, no? Meron sila 6-month warranty, guys. So, yeah. Check nyo yan. At kung gusto nyo to, kung interesado kayo sa unit na ito, sa mga 2B tools, guys, check their Facebook page. Ililink ko sa description yung kanilang Facebook page, no, guys? Yeah. At mabibili nyo rin to sa kanilang mga distributors. I think nationwide yung kaya distributor. So, PM nyo lang sila sa kanilang Facebook kung paano malaman nyo kung meron silang distributor na malapit sa inyo, guys. So, yung 2B, no, guys. Ang dami nilang tools. Nakita ko yung pictures ng kanilang concept store, concept shop ba yun, no? Ang dami. Iba-ibang klase. Hindi lang tools, hindi lang power tools ang titira nila, pati consumables, no? Mga talim, ganyan. Ang dami. Welding rods, lahat ng klase ng tools, hand tools, kompleto sila. Basta 2B, kompleto sa tools. So, check nyo yun, guys. Kung may time kayo, puntahan nyo yung kailang concept na ano na store, no, guys. So, you can check them out sa kailang Facebook page. Sabi ko, at meron silang TikTok and YouTube. So, lahat yan i-link ko sa description. Doon nyo na rin tanong kung magkano to, guys. Pero I assure you, hindi siya ganon kamahal. Very affordable, no? Pero, mukha naman siya durable. So, I think, matagal magsasama nito dito sa workshop, okay? So yun guys, thank you so much for watching, no? Sana nag-enjoy kayo sa vlog na ito, and I'll see you guys again next time. Meron pa tayong mga ibang 2B tools na i-review. Thank you so much to 2B for sponsoring 11.9 Workshop. So again, guys, this is Eugene from 11.9 Workshop. I'll see you guys again next time. Adios.